Welcome to Miss Gali Vlog. Samahan niyo po akong pakinggan ang last part ng ating story. Graduation na ni Jean. Napagdesisyonan kong pumunta sa bahay nila para sa dinner na sinabi niya. Hindi kami nag-usap maliban sa confirmation na nireply ko sa text niya. Si ate, wala pa rin. Hindi nagpaparamdam. Ngayon, after a week and a day, tsaka lang kami magkikita. Sabi nga ni Sir Rocky sa akin kahapon, hindi ako pwedeng lumayo lang dahil masyadong mahalaga ang iiwan ko. Pero sabi din niya, huwag kong gayahin yung style ni MacArthur. Minimum damage dapat. Kung paano ko gagawin yun, bahala na. Si Jane ang nagbukas ng binto. Nadatnan ko sa loob ang mama niya na nakabihis pa ng pang-graduation. Si Tita Alice na ganoon din halos ang pormahan at si Girlie na nakapambahay lang. Si Jane naman nakadress na asul. Full-blown pa rin ang makeup at ayos ng buhok. Pumasok ako at nilagay ang backpack ko sa tabi ng computer. Nakakahiya namang kumain nakatabi yung bag ko. Hindi na nga ako masyadong pumorma. Nagpolo lang ako, tapos maong na medyo kupas na, tsaka rubber shoes. Pinadiretso ako ni Jane sa dining area. Nakaupo na rin doon ang mama niya at ang kapatid nito. Si Girlie, busy sa may kalan. May hinahabol pa yatang ulam. Kapansin-pansin, nawala si ate. Umupo sa tabi ko si Jane. Thanks for coming. It's been a lot. Bumulong siya sa akin. Apatan lang ang mesa nila Jane. Katabi ko si Jane at katapat niya ang mama niya. Katapat ko naman si Tita Alice. Kumusta ka na anak? Long time no see. Next time, sama ka sa amin sa Ilocos ha? Sumimangot ang mama ni Jane. Girlie, katukin mo na nga siya. Nakain na. Nagkukulong na naman sa kwarto. Opo, Auntie. Tahimik lang sa mesa. Walang masyadong kwento. Binuhat ni Girlie yung stool na nasa computer desk at inilagay sa isang gilid ng mesa sa pagitan namin ni Tita Alice. Narinig kong bumukas ang pinto ng kwarto at nakita kong papalapit si ate sa amin sa mesa. Nakasuot siya ng hapit na itim na dress. Sakto lang ang sikip upang lumabas ang magandang kurbada ng kanyang katawan. May silver na zipper to sa harap, mula sa mababang neckline hanggang sa beltline. Nakapusod ang kanyang buhok, maliban sa manipis na parang side bangs na sakto hanggang sa kanyang kilay. Manipis lang ang kanyang makeup. Pati ang kanyang lipstick ay hindi kaanong halata. Kitang-kita ang ganda ni ate. Lalong lumutang ang kapudian ng kanyang kutis sa ayos niya ngayon. Umupo siya sa upo ang inihanda ni Girlie. Hi! Tumangulang siya at nagsimbala kaming kumain. Sa gitna ng hapunan ay nagtanong ang mama ni Jean. So, Byron, what do you plan to do now that Jane is leaving for Singapore 2 weeks from now? Kunwari pa itong si Jane na hindi daw tutuloy, eh kasado na pala. Hindi naman na po kami ni Jane, tita. I came here as a friend and I am personally happy to see her now, capable of chasing her career. Parang nagulat silang lahat sa sinabi ko. Oh, it pains me to hear that. Pero hindi pa ako tapos. Talaga po? Kasi akala ko po ayaw niyo sa akin. Parang kung paano niyo inayawan si Kevin dati. Tumahimik ang buong paligid. At para bang natigilan silang lahat. Tumingin ako kay ate at nakita ko siyang umiling at bumulong. Please, don't. Alam niyo po ba na both your daughters carry a heavy burden about that night in Bohol? Paano mo alam yun? Sasagot na sana si Jane, pero inunahan ko na.
Jane told me. For 3 long years, she is carrying this guilt that her sister and Kevin broke up. Kasi nalasing siya. Hindi naman kasalanan ni Jane yun. Si Kevin ang may kasalanan. He took advantage of Jane. Sagot ni Tita Alice. Hindi ko na nakuhang magsalita sa bilis ng sagot ni ate. No. It was a mutual decision. Diba Jane? You and Kevin were meeting behind my back? Of course not, ate. Then how do you explain him being here that Tuesday? When you just got home from your out-of-town outreach activity? May galit sa boses ni ate. Pero alam kong ilan sandali lang ay iiyak na siya. What? Tinanong lang ako ni Kevin noon kung may ulam ako. Kasi kung wala daw, dadala niya ako. Tapos, pumanhi kayo dito? Tanong ni ate. Yes. Wala lang naman sa akin yun kaya di ko sinabi sa'yo. At saka ang sabi niya, tinext mo raw siya noon to check on me. Paano ko gagawin yun? Eh hiniram ni Tita Alice yung cellphone ko. Tumingin si ate sa akin. Walang ibang nagsalita. Humihikbi na si Jane. Tinitigan ko si ate. 8 araw ding hindi ko napagmasdan ang mga mata niya. At ngayon, nakatingin din siya sa akin na para bang alam na niya ang gusto kong sabihin. Tumayo siya mula sa pagkakaupo at tumingin sa mama niya. You plan all this? Biglang pumatak ang luha ni ate. Si Tita Alice yung nag-text kay Kevin to be here. So he can be seen with Jane and someone can take pictures and send it to me? What pictures? Tanong ng mami niya. Tumayo ako at kinuha ang backpack ko. Inilabas ko ang mga larawan sa loob ng envelope. Nakita ko ang reaksyon sa mukha ni Jane. Nagulat siya at tuluyan ng umiyak. Nakita kong nagulat din ang mama nila. Impossible. I was with you the whole time, Maxine. Sabi ng mama niya. Unti-unti na rin nagluluha ang mata ni tita. Habang salitang tumitingin sa 2 niyang anak. Relax, Maxine. Si Tita Alice ang nag-text kay Kevin. Dahil sabi mo nga, nasa kanyang cellphone mo the whole time you and Kevin were apart. Tumingin ako kay Tita Alice. Hindi lang yun. Siya rin ang kumuha ng pictures na yan, Maxine. Ah, it's a nice story, Sherlock. Nasobrahan kaya at sa panunood kay Detective Conan. Nasa seminar ako niyan. Out of town. Remember, Maxine? Jane? Mali, Maxine. Tingnan mo tong unang picture ni Kevin. Anong oras yan base sa timestamp? 11:48 a.m. Uwi ka ni ate. Eto yung kasunod niyan. Anong oras? 12:13 p.m. Nakatingin sa akin ang lahat, maliban kay Jane na pinili na lang yung muko sa mesa. May halos 20 minutes na pagitan. Hindi mo ba sasabihin, Tita Alice, kung bakit? Umiling siya. I wish I know. Gumiti ako at uminom ng tubig. Parang isang prima donna sa entablado. This is my time to shine. Soak it in. Low budget yung camera na gamit mo after you took that first shot. Pumanhi ka dito. Nag-charge ka. Tapos bumalik ka ulit. Hindi pa kayo nakikita ni Kevin noon. Kaya imposible yung makilala kanya. Magsasalita sana siya, pero inunahan ko na. Don't ask me for evidence, because I have one. Dinukot ko sa bag ko ang lumang logbook at inabot kay Maxine. San galing to? Tanong niya. Hinanap namin ni Rani yan sa mga luma niyang records. Buti nga natabi pa. Hanapin mo dyan yung date ng picture na yan. Makikita mo dyan, nakalag si Tita Alice around 11:50 a.m. Tapos lumabas siya around 12:10 ng tanghali. Hinanap nga ni ate.
At bigla siyang naiyak sa katotohanan na unti-unting lumalabas. Nakalag din dyan si Kevin Maxine. Pero wala pang 10 minuto ang itinagal niya dito. Imposibleng may nangyari sa kanila ni Jean. Tumayo si Jean at lumapit kay ate. I'm sorry, ate. I really am. Shh. Hinagod ni ate ang likod ni Jean. Don't worry. It was never your fault, Jean. Tumayo si Tita Alice. Kung totoo yan, bakit hindi kinontak ni Kevin si Maxine after all this time? Tumayo na rin ako. Baka mas maganda kung si Girly ang sasagot. Napatingin sa akin ang mama ni Jean, si ate at si Jean. Parehas na tumingin kay Girly na halos mabitawan ang inuhugasan niyang plato sa lababo. Wala ka sa dabaw noon, di ba? Kasi nasa bowl ka rin. Nag-aabang ka sa labi sa pag-alis ni Kevin. Kasi planado ang lahat, tama ba? Girly? Di ba ikaw yung kasabay ni Kevin sa labi papunta sa bus station? Tapos kunwari nakitext ka. Pero itinakbo mo na ang cellphone niya para walang ebidensya, di ba? Tumingin si ate sa mama niya. You plan all this? Tapos kay Tita Alice. Wala kayong kasing sama? Tumayo ang mama ni Jean at sa isang mabilis sa sandali, sinampal niya sa pisngi si Tita Alice na ikinagulat naming lahat. Natuluyan namang bumagsak ang platong inuhugasan ni Curly. How dare you mess my family like this? I took care of you. And yet, this is how you repay me? Umiyak si Tita Alice. Ginawa ko lang kung ano hindi mo kayang gawin. Di ba ayaw mo naman kay Kevin? Dahil mahirap lang siya. Out of school. At walang patutunguhan sa buhay. Di ba ganun ka rin kay Byron? Yes. I never liked him for Maxine. And I don't like this guy too. Pero bilang isang ina, responsibilidad kong unawain ang gusto ng mga anak ko. Sila lang ang makakapili kung ano at sino ang gusto nila. Kung susundin nila ang gusto ko, maganda. Kung hindi, wala akong magagawa. Kailangan ko silang tanggapin. But you were never a mother, Alice. And you never will. That's why hindi mo alam kung papaano magmahal ang isang ina. Napagulgol si ate at si Jean. At sabay na nilapitan ang mama nila. Napaupong muli si Tita Ali sa Celia. Nung niribok ni Jean yung flight niya, nakita ko ang pagkakataon. Swerte lang ako dahil pagdating namin sa Bohol, masama ang pakiramdam ni Maxine. Hindi nakapag-usap kahit sandali si Maxine at Kevin. Nalasing ko silang dalawa at dinala ko sila sa kwarto. Walang nangyari sa kanila, sigurado ako. Dahil pagkalabag ko sa kanila, ginising na kita para palipatin si Maxine sa kabilang kwarto. I took the pictures and sent it noong araw ding yun. Because you thought Maxine would choose Kevin over Jean? You underestimated my daughters and the love they have for each other. And you don't have the right to do what you just did. Binahaboy mo ang mga pamangkin mo. Sinaktan mo ang mga anak ko. You don't deserve a family. Get out and never return. Nagdadrive ako galing airport. Kakahatid ko lang sa parents ko. Papunta silang Boracay. Wedding anniversary kasi nila 2 weeks ago. Eto yung regalo ko sa kanila. Sana lang wag na nila akong gawan pa ng kapatid. Kahit mahirap din pala pag solo ka lang na anak. Ako na nga nagbayad ng lahat ng gasto sa biyahe nila. Ako pa rin ang driver. Pero okay lang. Wala ako sa estado ko ngayon kung wala sila. Sinuwerte ako sa karera ko. Wala pang 1 buwan pagkatapos ng graduation, nakapasok na ako sa isang multinational company. Maganda ang napasukan kong trabaho. Mag-iisang taon pa lang ako dito sa first job ko. Na-promote na agad ako. Nakachamba nga, sabi ng tatay ko.
Part-time professor din ako sa isang university malapit sa LRT. Malapit na rin akong matapos sa pangalawang semester ng master's degree na kinukuha ko. Kung paano ko napagkasya lahat ng to sa oras ko, hindi ko rin alam. Hindi naman ako nagka-girlfriend mula nang maghiwalay kami ni ate nung graduation dinner ni Jean. Kaya walang masyadong kahati sa oras ko. Nag-ring ang cellphone ko habang tinatahak ko ang daan pa uwi. Sinagot ko to at nilagay ko sa hands-free. Sino to? Sinabi ng babae ang pangalan niya. Pero kahit hindi niya sabihin, alam ko kung sino siya. Kamusta? It's been a while. Paano mo nalaman number ko? Tinanong ko kay Rani. Ayaw pa nga ibigay sa akin, baka daw magalit ka. Si Rani talaga oh. Anyway, kamusta ka? I am happy we get in touch. Ayos naman, mabati lang ako ng advance happy birthday. Birthday ko nga pala next week, Labor Day. Salamat ah, nasa Pilipinas ka ba? Tanong ko. Oo, pero babalik na ako sa New Jersey 5 days from now, kaya binati na kita. Salamat ulit. I hope na patawad mo ako after all that happened. Huwag na nating balikan yun. I-text mo sa akin ang address mo. Yung husband ko kasi, nakakita ng jersey ni Allen Iverson somewhere in Times Square. Eh, parehas pala kayo ng favorite player. Kaya pinabilihan din kita. Regalo ko na sa'yo. Wow! Salamat! Sobra! Pakisabi rin sa husband mo, anong jersey? Philadelphia or Denver? Aba, hindi ko alam. Pare-parehas lang naman yung itsura ng mga NBA player, di ba? Yung husband ko, sobrang paborito yung Iverson. Ipapangalan daw niya sa baby girl namin, Alinita Maxine. Natawa ko. Parang gamot ah. Pero, salamat. Sobra. O, sige na. Just let me know your mailing address so I can ship it. Sorry ah, sobrang hectic ng schedule pagbalik bayan. Hindi na tayo makapag-meet man lang. I understand. Just this call, it means a lot. Thank you. Sleep, my sons. Your duty done. For freedom's light has come. Sleep in the silent depths of the sea, or in your bed of hallowed sod, until you hear at dawn the low, clear reveal of God. Yan ang mga salitang nakasulat sa altar dito sa Pacific War Memorial Chapel, dito sa Corregidor. Ilang minuto na lang ay tatapat sa pinakasentro ng butas ng dome na to ang araw at masisinaga ng liwanag na direktang magmumula sa araw ng altar na to. Altar na ginawa para sa mga sundalong matapang na lumaban noong panahon ng gyera. Mahangin sa lugar, kahit tirik ang araw. Dito ko na uubusin ang oras ko dito sa Corregidor. Nag-daytour lang kasi ako. Medyo busy sa trabaho. Birthday gift ko na sa sarili ko. Tsaka gusto kong makita kung paano tumapad ang araw sa altar. Kaunti lang ang tao sa chapel. Parang nung unang nagpunta ako dito. Wala na nga yata talagang entresado sa kasaysayan. Mga 6 lang kami. Pero parang lahat kami, isa lang ang hinihintay. Lumayo ako sa karamihan ng mga tao at tumayo sa gawi kung saan tanaw ko ang dagat. Natanaw ko ang mga bagong grupo ng turista na bumaba galing sa tram at nagtatakbuhan papunta sa chapel. Nakatingin pa rin ako sa malayo nang marinig ko ang boses na isang babae sa gitna ng mga munting tinig ng mga batang kasama niya. Agad akong lumingon sa kanila. Bilis! Malapit na! Ano po ba yun, ate? Tanong ng isang bata. May 6 ngayon. Tatapat sa butas na yon ang araw at masisinaga ng liwanag ang altar na to. Ano naman ang espesyal dun? Tanong ulit ang bata. Once a year lang nangyayari yun. Every 12 noon, pag May 6.
Nakaharap siya sa mga bata at nakatalikod sa akin. "Talaga po, ate?" Sabay-sabay na tanong ng mga bata. "Oo, pagpupugay yun para sa mga sundalo na namatay dito ng gyera." "Magkakagyera po ba ulit?" tanong ng isang bata. "As long as there are sovereign nation possessing great power, war is inevitable." Sari-saring bulong ang narinig ko mula sa mga bata dahil sa sinabi ng kasama nila. Lumakad ako papalapit sa likuran ng babae, papunta sa gitna ng chapel. Napilitan na akong sumabat. "Wow! Albert Einstein!" Nakasuot siya ng puting dress na walang manggas. Hanggang tuhod ang haba nito, kaya mapapansin ang makinis niyang binti. Nakalugay ang kanyang buhok na tumatama sa kanyang balikat. Naka-shades din siya na agad naman niyang tinanggal matapos lumingon sa akin. Sa kauna-unang pagkakataon, nakita kong muli ang mga mata niya. Parehas pa rin ang dati. Nakakalunod at nakakawala ng problema. Hindi pa man din kami naglalapit, ay parang 1,000 paru-paro na ang nasa sikmura ko. Napakatagal na kasi nung huli kong maramdaman ang lahat ng to. Born March 14, 1879. German physicist famous for the development of the theory of relativity. "Excuse me? As long as there are sovereign nation possessing great power, war is inevitable. That's Einstein quote, right?" Ngumiti siya sa akin. Parehas kaming magkaharap ngayon at matapos ang humigit kumulang 2 taon, nasilayan ko ng malapitan ang kanyang ganda. Hindi ko maalis ang mga mata ko sa kanya at ganun din siya sa akin. Wala pang mga salitang binibitawan ay nakikita na agad ang mga luhang naiipon sa kanyang mga mata. Sa wakas, nagkita kami ulit at sa pagkakataong to, wala nang agam-agam. At tila ba lahat ng bituin sa aming kalawakan ay humanay para sa oras na to. Para sa isang magandang simula. "Hi, I am Byron." Inunat ko ang kamay ko. "Ay, ay Maxine." Inabot niya ang kamay ko at kinamayan. "So, are you a tour guide here? Madalas ako dito pero ngayon lang kita nakita." "No, I volunteer as part of this NGO that take care of these kids." "I sure, maginoo pero medyo bastos." Ngumiti lang ako. "So, paano mo na lamang nandito ako?" "Put 2 ships in the open sea, without wind or tide. And at last, they will come together. Throw 2 planets into space, and they will fall one on the other. It is a question of time, that is all." Jules Verne. Jules Gabriel Verne. French novelist, poet, and play. Hindi na natapos ang sasabihin ko nang bigla niya akong hinalikan. Napapikit na lang ako para damihin ang tamis ng kanyang mga labi. Hinayaan naming malunod kami sa mga damdaming hinayaan muli naming maramdaman. Halos 2 taon kaming hindi nagkita o nagkausap. Ngunit walang pinagbago ang dating ng kanyang mga halik. Katulad pa rin ng dati. Parang unti-unti kang dinadala sa langit. Parang dahan-dahang iniaangat ang mga paa ko mula sa lupa. Higit sa lahat, nararamdaman kong buhay ako. Kompleto, kontento at wala nang hahanapin pa. Niyakap niya ako. "It's been a while, Byron, but it always feels home when I am with you." Hindi mo alam kung gaano ko katagal hinintay ito. Pinangarap na makasama ka ulit. "I am sorry for everything."
I could have been a better man, a better person for you. Hindi mo alam kung gaano ko katagal hinintay ito. Pinangarap na makasama ka ulit. I am so sorry for everything. I could have been a better man, a better person for you. Unti-unti nang pumatak ang luha ko, kasabay ang pag-ihip ng mahinang hangin. Hinawakan niya ako sa bisngi at pinunasan ang mga luha ko. I love you as you are, Byron. We all have our beautiful sides, our painful sides, but I love you for both, better or worse. I love the man who would love me no matter what universe you are in. Hinawi ko ang kanyang buhok. Tumingin siya sa akin. Nakita ko sa kanyang mga mata ang isang bagay na matagal ko nang hinahanap. Yung isang bahagi ng kaluluwa ko. For one moment, I never cared about the world. I found my world in her. Do you think, in an alternate universe where everything else is ideal, you would take my hand as we walk towards the sunset of our lives? It doesn't have to be ideal. Life has a funny way of its own twists and turns. And no matter what universe you are in, I am willing to take all those bends and humps on the roads with you. It's not always that people find the one that makes everything complete. So when you find it, keep it. Hold on to it, no matter what the cost. I love you. I love you with all of me. Hinalikan niya akong muli habang tumatapat ang araw sa butas ng dome. Tinamaan na ng sinag nito ang puting altar na alaala ng mga namatay sa laban ng korehidora. Magkatabi kami ni Maxine sa kama ng ospital. Nagpapalakas siya at nasa tabi niya ang bagong panganak na sanggol. Nagring ang cellphone niya at pinasagot niya sa akin. Hello, Jane. Byron, kumusta? Nanganak na ba si ate? Nilagay ko sa speakerphone ang telepono. Hi, Jane. Oo, nanganak na ako. Eto, baby boy. Wow. Congrats, ate, ah. Sorry, we can't be there. Sobrang busy sa work. Tsaka diba lilipat na kami from New Jersey to San Diego? Kaya ang daming inaasikaso. Ayos lang, Jane. Bawi ka na lang next time. At kumusta sa husband mo at sa pamangkin ko dyan, ha? Oo naman, ate. Oy, Byron. Alagaan mo yung anak niyo, ha? Baka ate ko lang mapupuyat dyan. Lagot ka sa akin. Sumagot ang biyanan ko mula sa kabilang dako ng kwarto ng ospital. Oy, Jane. Sobrang responsable nitong si Byron, ano? Kaya sigurado akong hindi mapapagod si Maxine dito. Hi, Ma. Biro lang naman yun. Sige, tatawag po ako ulit mamaya. I love you, Ma. I love you, Ate. Bye, Jane. I love you. Pinutol na ni Jane ang tawag. Ano nga ulit ang pangalan ng apo ko? Tanong ng biyanan ko. We name him after one of the best characters in a love story that Byron and I knew. You can call him Ben.